Hello guys! Al is back for another video. At ngayon, dahil nagre-request ang karamihan sa inyo na gumawa ako ng content paano magbihis ng isang poon para sa Holy Week procession at sa mga Lenten exhibit, eto na yun guys. So, gawin na natin! Before anything guys, pakilala ko muna yung magiging kasama natin ngayon sa vlog natin. Tara! Ito yung Santa Juana ko at siya yung magiging model natin para sa ating gagawing how to dress up a Holy Week image. Sa vlog natin ngayon guys, meron tayong gagawing 3 ways how to dress up an image for Holy Week procession or Holy Week exhibits. So yung 3 ways na yon ay unang-una dyan, syempre yung pang Biyernes Santo, yung itim na estofado. Yung pangalawa naman ay yung Hebrea. The third one is the colorful or how to input colors into the vestment. Firstly, yung gagawin natin is yung colorful. Kasi meron dito sa aming diocese, meron kaming 4 na procession. Unang-unang labas ng mga poon ay Palm Sunday. Yung pangalawa is Biyernes Santo. Yung pangatlo ay Soledad. At ang pang-apat naman ay Easter Sunday. So yung unang-una kong gagawin is Palm Sunday. So, eto na yung gawin natin. Guys, unang-una, alam kong marami sa inyo magsasabi na hindi dapat hinuhubaran yung poon sa harap ng camera. Pero since this is a tutorial how to dress up a Holy Week image, ipapakita ko na yung lahat sa inyo. Pero kung makikita nyo dito guys, hindi naman talaga siya nakakubad. Itong suot niya ngayon ay tinatawag ko natin inner lining. So kung yung mga santo owner, magpagawa rin kayo guys ng ganito. Napaka-importante magpagawa tayo ng damit na panloob para sa isang santa o isang berhen. Pwede niyong ipagawa na walang sleeve o pero mas maigi kung merong sleeves. Pero dito sa phone ko, wala siyang sleeve kasi mas madali para sa akin magbihis ng isang imahen kapag walang sleeves. Kagaya na itong kasuot niya. Ito ron ay magdadagdag ng kapal sa palda para hindi mo na kailangan maglagay ng pitiko. So, napaka-importante nito guys para kapag binibihisan nyo siya, for example, sa pagdating sa isang exhibit or pagdating sa isang simbahan, hindi siya totally nakakubad. Pero unang-una natin gagamitin ngayon ay yung sinusuot niya pag Palm Sunday. Ito yung colorful na vestment or joyful vestment para sa triumphal entry ng Panginoon. So, dapat colorful yung damit. Kaya yung na-decide ko na kulay ay syempre pandalaga. Ito ang unang yung damit. Woo! Ito ay estofado. Ito ay mix of cut gold thread and synthetic. So, unang-una nating ilalagay is yung vest. Kasi ito guys, dalawang ano to, 2 or 4 cuts. Basta, hiwalay yung sleeves niya, hiwalay yung vest niya, at saka hiwalay din yung palda. Kung ako guys, sa inyo, kung magpapakagawa kayo ng estofado or papagawa kayo ng damit para sa isang imahen, it's better na hiwalay yung upper and lower para ma-adjust nyo siya ng maayos. Tapos mas plastado kung yung pagkakalagay sa isang damit. So, unang-una nating ilalagay ay ang kanyang vest. Kasi ito, itatakin natin yung vest niya dito sa kanyang palda. So, ito na yung vest niya, guys. So, mapapansin niyo, meron siya burda dito sa harap lang. At para maging fit, guys, yung damit sa isang poon, kailangan natin siyang ipin sa kanyang likuran. Ganyan, kasi loose siya pag ganyan, maluwag. So, kailangan natin pin dito sa likod. Kasi guys, kahit ipin natin siya dito sa likod, hindi naman siya makikita. Kasi ilalagayan naman natin siya ng cap. So, ito lang yan siya. Ganyan lang.
lang siya na badang ito. Kasi usually, tinatahi nila yung estofadong damit. Pero sa akin, kasi lalo maraming times na lalabas yung isang imahen, meron kami mga quick changes na pagdadamit. Kagaya na lamang ng Soledad procession. That's Black Saturday para sa Easter Sunday. So, ibig sabihin, kailangan ko magbihis ng Easter Vigil. Tapos, para sa Easter Sunday na naman ng madaling araw. So, that's a quick change. So, kung titingnan nyo siya ngayon, guys, fit na yung ating vest sa kanya. So, yung susunod naman natin ilalagay ay yung kanyang sleeves. So, pipiliin lang siguro natin kung saan yung side yung may mas marami yung gorga. Tapos, yung etong kanyang armhole, ipapasok na lang natin dito sa ilalim. Usually, tinatahi talaga to guys, itong area na to. Pero for me, okay na na ipipi. Para hindi na tayo mahirapan na tanggalin. And the other side naman. Alam nyo guys, hindi naman kailangan estofado yung ipadamit sa isang poon. Pwede nyo siyang pag-ipunan kung gusto nyo talagang isang bagsakan lang. Kasi every year, magpapagawa ka ng damit. For me lang ha, mas gusto kong isang set lang ng damit yung gawin. Kasi magtambak ako every year. Kaya napagawa ko ng estofado. Pero hindi required na mag-estofado kayo. Okay? So ngayon, ipipin ko lang muna siya dito sa side na to. So ngayon guys, na nakapin na yung ating damit tsaka yung kanyang sleeves, ilalagay naman natin yung palda. Yung susunod nito, maglalagay naman tayo ng belt. Okay? Ano ba yung belt na pwede sa poon? You can use tela or galons or galiones. Pwede rin naman yung borlas. Meron tayong tinatawag na borlas bulitas tsaka borlas flecos. And this time guys, yung gagamitin natin ay borlas con flecos. Kung mapapansin nyo, marami akong napapansin kasi guys, marami sa ating kamerero na hindi marunong paano magtamang paglagay ng borlas sa isang imahen or ng belt. So firstly, make sure nyo na hindi siya pantay. So, ito yung pantay, di ba? Karamihan sa atin ginagawang pantay yung imahen. So, ibig sabihin, dapat nakaangat yung isa ng ganito. At least half. Or mas mataas pa ng ganyan. At least ganito na. Ganyan. Tapos, yung dulo, kabilang dulo, ganyan. Hindi siya iikot mo siya ng magkahiwalay. Kailangan, itong dalawa, magkatabi. Tapos, iikot lang natin ito sa kanyang bewang ng pagganito. Gets niyo ba? Tapos, i-cross natin yung pagganito. Ilapit pa natin. So, firstly guys, ito na nga yung kanyang borlas. Ang ilapit pa natin. Yan. So, ito na nga guys. Ito, i-cross nyo siya dito ng pagganon. Yung pinaka gusto kong way, meron akong dalawang way. Una, pagpasok mo ng ganito, ipapasok nyo siya dito sa loob. Ganyan. Tapos paglabas dito sa kabila, tsaka mo siya ibabalik naman sa kabila. And continuously, ganun lang yung gagawin. Dito ulit. Ganun. Dito ulit. Paganon ulit. Tapos, pagdating sa baba, ibabalik niya siya ulit dito. Ganyan. So, magiging ganyan yung itsura niya. Tapos, ibabalik ulit natin dito. Hanggang
mapuno yung kanyang or hindi na makita yung kanyang dulo. So ganito yung magiging pinaka itsura niya. Alam niyo ba kung ano yung maganda dito? Ganitong style, pwede mo siyang pilahin ng pagganon. Fix na siya. Ngayon, isa side na lang natin siya. Kung saan pwedeng ilagay yung borlas para sa... Mind nyo kasi sa akin guys, meron akong ang borda dito sa gilid. Medyo blanco siya sa dito sa kabila. Kaya dito ko nilagay yung kanyang borlas or yung kanyang buhol. Pero pwede niya rin siyang ilagay sa gitna kung plain lang yung damit ng inyong puon. Pero ako, basically, mas gusto ko na nasa gilid. Ngayon naman, paano pumili ng best ng kapa? Kung ako yung tatanungin nyo, titingnan nyo yung color wheel. Kung halimbawa, dito sa color wheel na ito, kung ano yung nasa taas, yung dalawa niyang triangle dito sa baba, yun yung bagay na kulay na katapat niya. Ito. Or pwede na naman sa direction na to, etong nasa baba na to, tsaka yung nandoon, yan naman yung bagay sa kanya. I suggest you can do pink, blue, green, or shades of violet, lavender, silver, ganon. At yung napili kong bagay na combination dito, you can use lavender or violet, or yung pinaka-favorite ko is apple green. Napakaganda guys ng apple green sa pink. So ngayon, paano maglagay ng kapa? Firstly, ipifix muna natin itong kapa na to dito sa parehong gilid. Pwede din pala kayo guys gumamit ng monochrome. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung monochrome na damit sa ating Hebrea. Yung monochrome naman is colors na from dark to light. Or mula pagkakalapit, halimbawa na lang yung violet, lavender, tsaka pink. Lavender, light blue, and pink. Yan yung mga combination na magaganda. Ngayon, yung pinaka-basic natin na pagbuhol dito, ganito. Guys, ito yung isa sa pinaka-basic na pagbuhol ng kapa is yung pabalik lang sa kanyang balikat. So, napina natin siya dito kanina. Itong dulo na lang. Kung kukunin niya lang yung dulo niya, yung side niya sa ilalim. Ito. Tapos, ibabalik mo lang siya dito sa taas. Ganito. Ganyan. Ganyan yung ginagawa ng karunihan. Pero pag ako guys, instead of ilagay mo siya dito sa taas, ilalagay mo siya sa ilalim ng kapang nasa taas. Nasa ilalim siya, tsaka mo siya ipipin para mas malinis. Yun din yung gagawin natin sa kabilang side. So eto guys, yung symmetrical na way how to execute yung cape ng isang Santa. So, kung titingnan niyo siya, balance siya, super balance. Sa loob na pag yung Santa mo rin is balance din yung kamay na nakaganon. Guys, yung second best met na ipapasuot natin dito sa ating imahen ay tinatawag nating Hebrea. Firstly, isusuot natin yung kanyang damit. So, kung makikipapansin nyo guys, ito is kapag Hebrea, I advise you to use earth color or may touch of green, touch of brown. Kagaya na lamang neto. Tsaka yung patterns, choose din nyo yung medyo mas traditional na ganito, kagaya na lang ng neto. Actually guys, yung mga ganitong tela, divisoria lang to. Siguro binili ko siya mga 2 years ago, 3 years ago. Ganyan. Pwede din kayo maghanap sa mga cortina. Maraming magagandang cortina. See? Diba? This is simply your to wear. Mas madali itong ipasuot sa isang Santa. At eto naman yung kanyang April.
basically guys, sa ganitong klase ng damit naman, there are only 3 sets. The blouse, the apron, and at yung palda. Ngayon, yung gagawin nyo lang is, you can use dark dito sa palda. Sa akin, lagi kong ginagamit itim. Magpagawa kayo ng itim na palda kasi marami kayong paggagamit ng itim na palda. Tapos, etong damit lang, pwede nyo siyang palitan lang. Ito yung blouse lang. Tapos yung palda, yun at yun pa rin yung gamitin nyo. Ngayon naman, sa kapa naman, I use the color naman na monochrome or halos kapareho. Kapareho yung kulay. So, ito yung ginamit ko. Sa kapa naman guys, ito naman yung nabili ko. Kung makikita nyo, ito naman ay stripe na pattern. Ganyan. Maganda siya, di ba? Maganda siyang tela. May niya sumama. Para siyang ethnic or tribal pattern. Yet traditional na parang Indian or Indian niya or Hebrew week vestment. So, kagaya nung kanina, syempre sa likod din siya ilalagay. Well, this time naman guys, ngayon guys, pwede nyo rin siyang gawin na kagaya nung kanina. Yung kapa natin is binabalik lang dito. What is this? Pwede nyong laging gawin. Yan. So, tingnan nyo. Di ba maganda yung pagsak niya? Pero, pwede nyo rin, instead of dito, ibalik nyo dito. Yes, dito sa kanyang siko. Ng ganito. Ayusin nyo lang siya. Medyo pantay. Yung maayos lang magkastan. Nakikita nyo ba yung point ko ng paglagay dito? Tapos, ipitin lang natin siya dito. Sa kanya, gamit. Diba? That's the other way. At sa kabila naman, kung nakapaganito na yung dito guys, pero dito sa kabila, yung instead of paganon din, yung gagawin naman natin is paloob. Dito. So, hindi natin gagamitin yung dulong part. Dito lang tayo sa gitnang part. So, etong gitnang part, ipapasok natin dito. Sa loob. Ganyan. Tsaka natin siya ipipin. So, that's the other way kung paano isusuot yung isang Hebrean na damit. At dahil isa nga itong Hebrea vestment guys, syempre kailangan talaga natin sa isang santa yung maglagay ng belo or manto. So I choose the same color palette. Ayan. So that would add additional holiness sa ating imahen. So tingnan natin siya kayo. Naman guys is yung damit na pang Biyernes Santo. Kasi ito yung isa sa pinaka-highlight sa buong season ng Semana Santa. It's the Good Friday and the Easter Sunday. I advise you na magpagawa ng damit na itim. You can use dark colors like violet or emerald green. Pero iba pa rin guys yung feeling pag nagluluksa yung isang Santa. Kaya iba yung feeling kapag itim yung suot ng isang Santa. Piliin nyo yung itim. Kasi ito yung hindi mawawala na trend sa Semana Santa or sa Biyernes Santo. So, tapakita ko sa inyo ngayon, ito yung kanyang kalyadong itim. So, isusuot na natin siya.
Alam niyo guys, marami nagsasabi or marami akong naririnig sa Santo World na ayaw nilang magpasuot ng black para sa kanilang imahin para sa Biyernes Santo kasi masyado daw malungkot, ayaw nila nang masyado malungkot para sa kanilang Santa, which is okay lang naman. Pero for me, kaya nga tayo nagkakaroon ng prosesyon sa Biyernes Santo para ipakitang nagdadalamhati, nalulungkot yung ating mga imahe sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoon. So that's the main essence or the main purpose of the Good Friday procession, di ba? So kailangan natin talaga silang suotan ng damit na pangluksa, which is black. Another piece of advice guys sa Biyernes Santo, napaka-importanteng meron tayong belong itim. Okay? Kasi this is symbolizes sorrow or pagdadalamhati. Iwasan nyo namang maglagay ng belo dito sa harap guys kasi aesthetically it's wrong. Mali yung tinatakpan natin yung imahe natin sa mukha. Okay? Kasi yung purpose kung bakit tayo nagkakaroon ng procession para ipakita yung mukha ng imahe na nagdadalamhati. So, wag natin siyang tatakpan. Yung nagkakaroon lang ng takip na itim na belo is yung alegria bago yung salubong. At please lang, ipaubayan na natin sa birhen yun. Huwag na tayong mag-feeling birhen ang ating Santa. Okay? Ipipilang natin, tapos titingnan na natin siya. And before we end this conversation or this tutorial guys, I would like to remind pala na bawal or iwasan talaga nating maglagay ng belo or manto sa itaas ng halo or ng paraguas or ng payong ng isang santo. Kasi ang payong or ang paraguas or aureola ay sumisimbolo sa ang pagiging banal, pagiging holy ng isang santa. Kung ito ay ating tatakpan ng belong itim, parang itinago natin din yung pagiging banal or simbolo ng pagiging banal ng isang santo. Kaya iiwasan natin yun. And last thing guys, iwasan natin yung tinatawag nating artistry sa pagdadamit ng puon. Iwasan natin yung gown-like na damit. Yung malalaki, balloon, parang nagdidibog, iwasan natin yon. Napaka-importante na firstly magmukhang banal yung santo natin. At yung purpose kasi natin sa Holy Week procession is catechism, yung pinaka-purpose natin kaya tayo gumagawa ng Holy Week procession or Holy Week exhibit or Lenten exhibit. It's catechism. It's not about art. Kasi kung it's about art, ilagay nyo yung santo nyo sa museum. Huwag sa simbahan. Okay? Yun yung pinaka-purpose natin. Para magturo, mag-educate, at magpaalala kung sino-sino yung mga imahen to remind people about the story of sacrifice, death, Jesus, and resurrection. Diba? Where we celebrate Easter Sunday. So, hope guys, may natutunan kayo dito sa ating tutorial how to dress up a Holy Week image. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng video, please don't forget to subscribe. Like nyo rin to and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Bye-bye!